Nagtrending itong si Jimmy Butler kahapon matapos bumisita sa Lakers Arena para manood ng WNBA. Nung in-interview si Jimmy ng reporter ay sinabi nitong mukhang maganda daw ang number 22 sa purple and gold, which is ang kanyang jersey number sa Miami Heat. Dahil sa injury ni Butler kasi ngayon ay parang nawawalan na ng gana ang Miami sa kanya at hindi na sila sigurado kung bibigyan pa ba nila ito ng contract extension. Yung mga sinabi ni Butler ay ginawang allegedly ng mga Lakers fans na hint umano yun, nasa Los Angeles siya lalanding, siguro kapalit ni LeBron. Si Butler lang din kasi ang mas malapit sa level ni LeBron pagdating sa pagiging leader ng isang team. Yung tipong kayang makipagsagutan sa coach at kayang mang-sermon ng mga kakampi. May mga star players din kasi na hindi yun kayang gawin. Sa ibang report, wala namang intensyon na umalis si Butler sa Miami. Yun ay kung willing din silang bayaran ang management ni Butler. Siya na din mismo ang nagsabi sa isang video na hindi totoo ang rumors na magiging parte siya ng Lakers at humihingi ito ng sorry sa mga LA fans na nag-e-expect na maglalaro na siya sa kanila. Clearly at obvious na marketing strategy lang ang ginawa niyang pagbisita sa Lakers. Alibay niya na lang yung nanood siya para suportahan si Cameron Brink. But in reality, ang main goal niya ay para pag-usapan siya ng mga tao at maging spotlight ng media para bumango ulit ang pangalan niya. Advertisement na din niya, kumbaga, para maalala siya ng mga team na willing siyang bayaran ng ilang milyones. Ganyan ka-wise yung mentality ni Butler. Kasi businessman din siya katulad ni LeBron na marunong din sa mga ganyang strategy. Tumungo naman tayo sa sinabi ng coach ngayon ng Dallas Mavericks na si Jason Kidd. Ayon sa kanya, si Jaylen Brown daw ang pinakamagaling na player ngayon sa Boston Celtics. Sinang-ayuna naman ito agad ni Jrue Holiday. Sana naman walang impacto kay Jason Tatum na siyang mukha ng Celtics ng ilang taon. Malaki ang tsansa ni Jaylen Brown na dalawang historic trophy ang makukuha niya sa pagtatapos ng finals. Dahil siya ngayon ang nangungunang player sa Celtics na may chance na makakuha ng Finals MVP. Nagkaroon kasi itong si Brown ng 22 points, 6 rebounds at 3 steals at may kasama pang 3 blocks sa Game 1 ng Finals, shooting 54.3% sa field, habang si Tatum ay nagkaroon lamang ng 16 points, 11 rebounds at 5 assists. Makikitang ginawa naman ni Tatum ang lahat para maging best player siya sa Game 1. Kaya nga, nagkaroon siya ng 6 out of 16 sa field. 16 attempts ang ginawa niya, mga idol, pero unfortunately, 6 lang ang pumasok, habang si Brown 12 attempts lang. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong performance ni Tatum ay baka mag-champion sila na masakit ang kanyang loob dahil hindi mapapa sa kanya ang Finals MVP. Bigo na nga rin siyang makuha ang ECF MVP. Napunta na kay Brown. Kaya din siguro itinaya ng Boston ang $304 million or 17.8 billion pesos na supermax contract kay Brown ay dahil alam nilang magiging ganito siya kamamo ngayon. Sinasabing ang $304 million contract na yan ang pinakamalaking kontrata sa NBA as of now. Sinasabi kong as of now dahil mapapalitan na siya ni Luka next time na may nakahain ng $367 million or 21.5 billion pesos, isang supermax contract, at yun na ang magiging pinakamalaking deal sa NBA history. Nagbabalik na ang ating paboritong sports, mga idol. Kaya siguraduhin nakapag-register na sa 1xBet. Dito ay pwede mong suportahan ang iyong paboritong koponan. Lahat ng klase ng sports andito na. Kaya kung interesado ka, ay i-click mo lang ang link sa comment section ng ating video. Mag-register gamit ang ating promo code na GOWATCHSPORTS para may chance kang makatanggap ng up to 12,000 bonus. Madaling mag-cash in via deposit at withdraw funds naman para sa cash out. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara't mag-register na sa 1xBet. Mahigpit na paalala lang, keep it fun and gamble responsibly.